Wala ako sa kondisyon na labanan ng enforcement group habang may gumugulo sa isip ko. Bata ka pa. Nabalitaan ko ang nangyari. Okay lang kayo? Oo. Ang sinabi sa akin, wala namang ibang sasakyan sa kalye na yon nung nangyari yung aksidente. Ano ba ang nangyari? May tumawid na pusa. Yun lang. Walang kwenta tong katawan ko. Nung panahong yun, halos namatay na ako. Maikling panahon na lang at babawian na ako ng buhay. Nagi Soichiro. Siguro kung ikumpara sa panahong freshman ka pa, masasabi kong kapansin-pansin na mas madalas ka na ngayong pumasok sa klase ko. Baka pwedeng matulog ka naman na parang hindi ka matunat at sume. Wala akong gagawin na sisira sa lecture mo. Kaya kung pwede lang, huwag niyo akong istorbohin. Mom? Sino ba yan? Hindi mo siya kilala? Nakakabatang kapatid ni Natsumi yan. Mukhang nag-aanap na naman ng gulong Jukin Buklad. Anong kailangan mo? Bakit mo ako biglang pinatawag? Inutusan lang akong bigyan ka ng mensahe. Galing kay Mitsumi. Aya, nahihirapan pa akong igalaw tong kanang balikat ko. Saka bagong gising lang ako kaya inaantok pa ako. Kaya pwede ba? Kung may problema ka, tapusin na natin dito kaysa maghintay pa tayo hanggang matapos ang klase. Kapag pinalampas mo ang pagkakataon na to para talunin ako, siguro bababa ang tsansa mo na matalo ako. Hindi mo ko kakayanin. Kayong dalawa, doon yung gawin yan sa labas. Huwag yung gagawin yan sa klase ko. Kung hindi, lagot kayong dalawa sa akin. Sumusobra ka na, ate. Sobra ka na! Hindi ako nakikipaglokohan! Binabalaan kita, sisilusoy ko labang ito, ate! Akala ko ba seryoso ka? Ba't ganyan? Hindi mo ako kaya. Bata ka pa. Bunshi, ibig sabihin... Gusto ka kasi labanan ni Mitsumi. Kaya mo ba? Ano ba ang alam mo tungkol sa akin? Yun. Yun ang tinanong sa akin ni Shin nung buhay pa siya.
Ito namang nakaraan 2 taon, Mitsumi ang lagi sinasabi niya sa akin. Naririnig ko siya. Naririnig ko siya sa puso ko. Kahit anong gawin ko, hindi makakarating ang mga sinasabi ko sa kanya. Pero, baka marinig niya ang mga kamao mo. Bunchi. Labanan mo si Mitsumi. Para marinig ka ni Shin. Para matatalo na ako dito, ah. Sir, pahiram muna nito ah. Anong nangyayari? Sandali lang. Hoy! Huwag kang mag-alala. Biyasa sa paggamit ng katana ng batang babae na yun. Gaya nga ng kasabihan, mas malapot ang dugo kesa sa tubig. Akalain mo tuloy na nagbalik na si Shin kani sa pagkamatay. Ikaw ah, alam kong tinaob mo yung game board. Napakasarap. Bumalik ka rito! Ano bang nangyayari? Ang buko! Natsume! What a monster! Hindi ka makakatakas sa akin, ate! Ate! Master? Saka si Aya. Ibalik mo siya! Ibalik mo siya sa akin, ate! Ibalik mo siya sa Wichiro sa akin! Kanina tungkol sa amin ni Mitsumi ang dinadaldal mo sa akin. Ngayon may sinasabi ka naman na sinulot ko yung bata sa'yo. Sabihin mo na lang talaga ang gusto mong sabihin. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Doon sa itaas? Pambira, sa lagay na to, tayo pa magugulo. Pero wala tayo kumpara sa mag-utol na yun. Ang gusto ko lang naman ay ipahiram kay Suichiro ang aking kapangyarihan. Gusto kong lumaban na nasa tabi niya. Yun lang naman. Nung nag-enroll ako dito, may parte ako na nagsabing kaya ako pumasok dito ay para ipaghiganti si Kuya Shin. Pero, sa totoo lang, hindi ko magawa na magalit kay Mitsumi. Hindi ko kayang gawin yon. Hindi ako naniniwalang masamang tao si Mitsumi. Sa palagay ko, mabuting tao siya. Sa kabilang banda, palagay ko hindi maintindihan ni Mitsumi kung bakit gustong-gusto mong makipaglaban sa kanya. Gugulo lang ang isipan niya. Pero, si Suichiro siguradong nalaban siya. Basta sabihin mo lang sa kanya na labanan niya yung si Mitsumi. Gagawin niya yun kahit delikado. Nalaban siya alang-alang sa'yo. Mahirap man sabihin, pero wala akong magagawa para mapigilan ang taong yun. Pag ginawa ko yun, magiging hadlang ako sa paglakas niya. Yun ang dahilan, kaya gusto kong ipahiram sa kanya ang kapangyarihan ko. Yun ang dahilan kaya gusto kong lumakas! Para magkasama kami ni Suichiro sa iisang mundo! Aya, kung talagang naniniwala ka na tama ka, sabihin mo sa akin yan. Gamit ang espada mo! Walang mangyayari pag puro salita lang!
mahaba at mabigat ang Nodachi. Magiging mabagal ang unang tira niya dahil sa stunts na ginamit niya. Aatake ako na malapit para tapos agad! Seryoso siya. Siniseryoso ni ate ang laban. Tumayo ka, Aya. Hindi ba sinabi mong tatalunin mo ko? Anong problema? Hindi ba sinabi mong gusto mong lumakas? Ano bang iniisip ko nang hinaman ko siya? Hindi ko siya kaya! Ano ba yung ginagawa mo? Pwede ba itigil niyo na yan? Bakit kayo nag-aaway? Makakasama lang yan para sa Juken Book Club. Akala ko pa naman hindi kayo nagpapadala sa galit. Naku po! Naku po, lagot! Saglolo! Saglolo! Aya, hayaan mong bigyan kita ng advice. Parang wala ka kasing improvement eh. Di ba sinabi ko kung anong importante sa laban? Hindi importante kung gaano kalaki yung pinsala na matamu mo. Basta hindi ka matakot, hindi ka patalo. Sino ba talaga ang gusto mong talunin, ha, Aya? Isipin mo. Sino ba talaga ang gusto mong paniwalaan? Manalo ka ngayon. Manalo ka at magsaya. Oo! Ako naman ngayon. Ate Maya. Sige, sumugod ka na. Aya. Hindi ako takot. Kumaharang ko sa gitna, mapipigilan kong atake niya. Okay na pala siya. Grabe ka. Hindi ko akalain marunong ka mag-inspire ng ganyan. Pero hindi ko pa rin mapapatawad yung ginawa mo sa akin kanina. Ha? Huh? Naku po! Sakalalo! Mahulog ako! At si Tato lang! Ay nako, napakabarumbado ng magkapatid niyan. Kahit na. Mas okay na yan kaysa sa magkapatid na di nag-uusap. Kasi ang dami ko sanang gustong sabihin sa kuya ko. Masata ka. Alagaan mo siya, ha? Bantayan mong mabuti si kuya. Ano ka ba? Hindi mo kailangan sabihin yan, no? Sa wakas dumating ka sa Witsurunagi. Dito mo ba naman ako hinamon ng laban, eh? Siyempre, hindi kita matatanggihan. Itigil mo yan, Mitsumi! Binatawag kita dito para masaksihan mo ang labang ito. Huwag kang makikialam. Nangakukan sa prelims natin, tatapusin to! Umalis ka dyan, Maya. Ayoko! Bakit ba? Bakit ka ba nagmamadali? Hindi! Hindi!
pinapushing ko na dalawang beses tumira. Ang lakas, hindi kinaya ng bata kahit bukas na ang kanyang chakra. Paano na siya ngayon? Noong araw na yun, alam kong nabalot na ako ng kadiliman. Katulad ng nangyari sa kanya. Sana ako na lang ang natalo ng panahon na yun. Sa pangalawang pagkakataon, gusto kong mabawian ang buhay. Lagi Suichiro, ipakita mo sa akin ang totoo mong lakas. Bata. Hindi ako susuko. Merong isang tao na kailangan kong higitan. At merong isang tao na kailangan kong protektahan. Kaya, kailangan kong lumakas! Ano yung bagong anyo niya? Yan ang dinatawag na totoong martial artist. Tinamaan niya! Ang mga pinagsisisihan ko at ang mga nararamdaman ko para kay Maya, ilang kapalit sa lahat ng mga ginawa ko. Sabihin mo ang sinumpa kong kaluluwa. Ito pala ang ginusto ni Shin para sa sarili niya. Ito ang hindi ko nagawa para sa kanya. Bata! Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Ang chi mo, pinilit itong buksan ng lahat ng chakra mo sa iyong katawan. Pero ang katawan mo o ang puso mo ay kulang pa sa pagsasanay, kaya hindi mo pa kayang kontrolin ng kapangyarihan na ganun. Tatapusin natin to sa prelims. Ihanda mo ang sarili mo. Oo. Mitsumi. Ha? Si Kuya at si Suichiro? Ano nangyari? Eh ano pa? Kulang na lang iabot sa kanyang bituka niya. Sabi na nga ba. Hindi bale. Naipakita niya sa akin na may pag-asa tayo. Huh? Ah, ganun pala. Yung pala ang nangyari kagabi. Oo. At saka na-realize ko na rin. Alam ko na rin kung bakit ako nagpapalakas. Kaya sa palagay ko, masabuti kung sabihin ko na sa'yo na maaga para maging malinaw ang lahat. Teka lang. Kahapon, nung naglaban kami ni ate, may na-realize din ako. Nakakaingkit talaga ang ate ko. Huh? Ang ate ko, malakas, maganda, marunong magdala. Baliwala ako kung ikukumpara sa kanya. Hindi kita masisisi kung magkakagusto ka sa kanya. Natural lang yun. HD Encode by Carlalo 16. Organisasyon Mindindin. Pero hindi ako magpapatalo sa kanya. Darating ang araw, dadaigan ko ang ate ko at ako naman ang kaiingitan niya. At pag dumating ang araw na yon, sa akin ka na magkakagusto at pakakasalan mo na ako. Ha, Suichiro? Ipangako mo yun sa akin, ha? Ha? Sira ka ba? Wala akong sinabi makakako ko, no? Kaya namibirduan ako sa'yo, eh. Tumigil ka na nga, pwede ba? Ano ba yun? Tama na nga. Tara na. Training na, training. Tayo na, Aya. Basta, anumang mangyari,
magtiwala ka sa sarili mo. Kahit wala nang naniniwala sa'yo. Huwag kang magdadalamang isip. Huwag kang mababago. Kahit ilan, huwag kang malilungkot. Ah, Mr. President, may mga freshman na naman na nanggugulo sa eskwelahan. Ano pong gagawin natin? Aya, bilisan mo naman! Oo! Dahil, napakalawak ng kalangitan. At napakataas!